May nakitang kakaibang bagay ang mga siyentipiko na hindi nila kayang ipaliwanag. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang universo ay sadyang napaka-misteryoso. Kaya naman ang mga siyentipiko ay walang tigil sa pagtuklas ng iba't ibang mga bagay. Pero kahit sobrang talino na ng mga tao sa ngayon, ay marami pa rin silang mga bagay ang hindi kayang ipaliwanag. At yan nga ang ating paksa sa video na ito. Dito aalamin natin at titignan natin kung ano-ano nga ba ang mga bagay na nagpakamot na lang ng ulo ng mga siyentipiko dahil hindi nila ito kayang bigyan ng explanation. Kaya naman simulan na natin. Kung inaakala mo na nabigyan na ng sagot ang lahat ng misteryo sa mundo, ay nagkakamali ka. Dahil tignan mo na lang ito. Ang enigmatic na substance na ito ay maraming ulit nang nakikita sa British countryside simula pa noong 13th century. Ang tawag ng mga lokal na residente dito ay odorless lime star jelly sapagkat naniniwala sila na nagmula ito sa meteor showers. Pero ang problema, walang slime ang kayang tumagal sa napakababang temperatura ng outer space. At dagdag pa, hindi rin ito makakasurvive sa init kung sakaling bumulusok ito sa outer space. So malinaw, hindi ito galing sa kalawakan. Pero ayon naman sa mga geologists, maaring nagmula ito sa mga itlog ng palaka na naiwan ng palaka matapos siyang kainin ng predators. At ang iba naman ay sinasabi na mula daw ito sa inaagnas na katawan ng palaka o di naman kaya daw sa sperm ng usa. Ganunpaman hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito malaman-laman ng mga siyentipiko. Maraming ulit nila itong sinuri pero wala silang makitang ni isang DNA dito. So ngayon kung namangha ka na dyan ay tignan mo naman ito. Buhay na buhay ang substance na nakikita mo. Ito ang tinatawag na Caesarum polycephalum kung saan ito ang bumaliw sa mundo ng siyensya. Bakit kamo? Sapagkat ang unicellular organism na ito ay napakatalino. At bagamat wala silang mga utak ay kaya nilang alamin at puntahan ang pinakamalapit na daanan sa maze para makuha nila ang source ng kanilang pagkain. At ang matindi pa, kaya rin nilang matandaan ang pinakalokasyon ng pagkain. At ang isa pa sa nakakamangha dito, hindi lahat sila ay gumagapang, kundi karamihan din sa kanila ay lumilipad. At ngayon dumako naman tayo sa misteryo ng tingnan. Noong unang panahon, ang mga sinaunang Greeks ay iniisip na ang kidlat sa kalangitan ay nangyayari dahil nagagalit si Zeus, ang diyos ng kidlat. Pero hindi yan totoo. Sa kabilang banda, meron ding kidlat na kakaiba. At ito ang ball lightning. Noong mid-18th century, may isang bilog na plasma na kasing laki lamang ng ubas ang di umano tumama sa ulo ng isang German physicist na si George Richman. At agad niya itong kinamatay. At nang suriin siya, nakita ang bilog na spot sa kanyang kaliwang noo at nasunog din ang kanyang damit. Ito ang magandang halimbawa ng ball lightning. Pero hanggang sa ngayon, hindi ito ma-explain ng maayos ng mga scientist. Pero ayon naman sa teorya ni John Abramson, isang physicist sa May New Zealand, naniniwala siya na kapag tumama na ang kidlat sa lupa ay ito'y makakabuo ng silicon at iron. Dahil sa init ng kidlat ay mag-evaporate ang silicon oxide at hahalo ito sa dumi. Kaya naman ng mga particles na nagsama-sama ay makakapag-form ng kumikinang na bilog na merong kuryente. Pero ganun pa man, teorya pa lang ito, ibig sabihin hindi pa ito ang tunay na kasagutan kung bakit nagkakaroon ng ball lightning. At ngayon dumako na nga tayo sa naririnig ng mga tenga mo pero hindi naman nakikita ng mga mata mo. Parang tunog ng makina ng isang jet o di naman kaya tunog ng isang bagyo. Pero wala namang jet o bagyo ng mga oras na yun. So ano yun? Ang ganitong kaganapan ang palaging lumilito sa mga tao sa mundo at ang tawag nila dito ay skyquake. Marami nang sumubok na alamin kung saan ba talaga ang pinaka-origin o pinaka-pinagmulan ng misteryosong tunog. Nangyari pa nga na inakyat pa ng mga meteorologists ang space, malaman lang nila ito. At ayon sa kanilang pananaw, ang skyquake ay nagmula sa echo ng meteor na pumasok sa atmosphere ng Earth at sumabog sa mataas na altitude kaya nakakalikha ito ng kakaibang tunog sa kalangitan.
kabilang banda, hindi pa ito 100% na sigurado. So ibig sabihin, teorya pa lang din ito. At well, kung bumilib ka na sa mga misteryoso sa mundo, ay lumabas na tayo sa Earth at tumungo naman tayo sa kalawakan. Unang bira, pag-usapan natin ang panghihina ng araw. Sa bilyong taon na ang lumilipas ang ating araw, ay paliwanag na ng paliwanag at painit na rin ng painit. So ibig sabihin, noon pala ay malamig ang araw at hindi ito gaanong mainit. Kaya naman pinaniniwalaan na ang ating mundo noon ay nagyayelo. Pero ang malaking question dito, saan nang galing ang natural na init ng ating mundo, especially ng Earth crust? Well, walang teoryang nabuo tungkol dito, so ibig sabihin, nananatili itong misteryo hanggang sa ngayon. At ngayon, lihis tayo ng konti. Ano naman ng misteryo ng solar system? Ang solar system ay napakalawak at tila napakaperfecto. Oo, tignan mo ito. Makikita ang apat na maliliit na terrestrial planets kasama na ang Earth dito. At kasunod nito ang apat na malalaking planeta. At ang nakapagtataka dito, walang bituin o planeta sa kalawakan ang nakahanay ng kagaya ng pagkakahanay sa mga planeta sa solar system. At kung simpleng logic lang, hindi inilagay ang Earth sa pwesto ng Mercury dahil malapit ito sa araw at masusunog tayo. At hindi rin nilagay sa pwesto ng Uranus ang Earth dahil nga naman magyayelo tayo. At kung isipin, napaka-perpekto ng pagkakahanay sa atin. At syempre sa mata ng mga scientifico ay dahil na naman ito sa collision o di naman kaya sa Big Bang. Pero ang totoo, hindi nila kaya itong ipaliwanag. At sa kabilang banda, sa pananaw naman ng mga nananampalataya, nangyari ang pagiging perpekto sapagkat niloob ito ng Diyos para matirahan ang mga tao. At ngayon, move on na nga tayo at dumako na tayo sa isa pang misteryo, ang South Pole ng Saturn. Inakala ng mga scientifico na Photoshop ang nakunang larawan na ito. Pero sa katunayan, tunay ito. Ang malaking vortex ng ulap sa atmosphere ng gas giant planet na ito ay hugis hexagon talaga. At ang nakakagulat, kasya rito ang dalawang Earth. At ang nakakagimbal pa nga dito, pabago-bago ng kulay ang mismong vortex. Dekada na itong inaalam ng mga scientist at ang sumapit nga ang taong 2010, ginawa na ito ng replika ng Harvard Laboratory. Sila'y gumamit dito ng regular na timbang may tubig at pagkatapos ng eksperimento, napatunayan nila di umano na ang vortex sa may pole ay napapaligiran ng maliliit pang mga vortex na siyang nabagsak sa mismong hexagon kaya nagbabago ang kulay. At ngayon lumagpas na nga tayo sa may solar system at tignan pa natin ang mas misteryoso pang mga bagay sa labas ng mundo. Kaya ba nating alamin ang pinagmula ng universe? Ang mga scientists sa ngayon ay abalang-abala sa pagtuklas ng dark matter at dark energy. Kaya wala siguro silang oras para dito. At sa bagay, narito naman ako. Sa kabilang banda, tignan pa natin ang mas kakaiba pa sa space. Halimbawa, noon paminsan-minsan, e kada milliseconds ay may tumatama sa Earth na mga radio waves na nagmumula sa di malamang lugar sa labas ng mundo. Hanggang sa bigla na lang itong nawala. Bibigyan kita ng analogy. Isipin mo may tumawag sa'yo nang hindi mo kilala, tapos nung sinagot mo ay binabaan ka at di na tumawag ulit. At ganyan na ganyan nga ang nangyari sa radio waves. At sa kabilang banda, ang mga radio waves na ito ay napaka makapangyarihan at napaka misteryoso. Bakit kamo? Dahil napag-alaman na naglakbay pa ito ng billion of light years bago mapunta sa Earth. Mga aliens na kaya ito? Well, sabi ng mga dalubhasa, marahil ito ang pinakahuling puwersang pinakawala ng isang bituin bago siya lamunin ng black hole. At speaking of black hole, isa na ito sa pinaka-misteryo sa lahat. Wala pang nakakaalam sa nakaraan ng black hole. Sa tuwing tumatawid ang black hole sa event horizon ay lahat ng mga bagay na madaraanan niya at mahihigop niya ay lalamunin niya ng walang iniiwang bakas. At miskiliwanag ay walang takas dito. Nakakabaliw dahil ayon sa quantum mechanics, walang bagay ang nabubura nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ang mga tao nga, nag-iiwan ng bakas ng abo kapag namatay. At yan nga ang pinakamalaking misteryo sa buong universe. At tinatawag nila itong black hole information paradox. At ayon pa nga sa ibang mga sabi-sabi, ang mga hinihigop ng black hole ay nilalabas niya ito sa ibang parte ng universe. Ikaw, anong sa tingin mo? Comment down below.